Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, finally na-release na nga yung Axie Infinity Homeland, yung version 3 nila or yung updated version nga ni Axie Infinity Homeland. And for today guys, as promised, pag-uusapan natin, Aftermath TV, wala kaming LAN, hindi namin kaya bumili ng LAN, may way ba para malaro namin yung Axie Infinity Homeland? And at the same time, pwede rin ba kami mag-earn dyan? So yung dalawang tanong na yon, number one, pwede ba namin malaro kahit wala kaming LAN? Sasagutin natin. At Aftermath TV, meron bang way para mag-earn kami dyan kahit wala kaming LAN? So number 2, sasagutin din natin yun, okay? So if this is the video for you, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like din kasi nga we will do a lot of contents about Axie Infinity Homeland and siguro during weekend natin ilalabas yung ating mga videos about Axie Infinity Homeland and then we will do the regular pixels almost every day or every other day. So without further ado, pag-usapan na natin to. So before that, gusto ko lang sabihin guys na sobrang ganda ng Axie Infinity Homeland. Okay, so maraming may ayaw sa kanya, especially yung mga OG, especially matatagal na dito sa space natin. Pero si Aftermath TV, I find it as a beautiful game, especially the graphics. Mas gusto ko yung graphics ngayon kesa dun sa nakaraan. Although, it would be nice if i-release ulit nila yung classic, no, yung Project K. Pero I do hope that they will continue to develop this game kasi nga, for me, napakaganda niya talaga mga kapatid. That's just my honest opinion. And then we also have our land item here, yung mascot tea party. Napakaganda kasi nga moving siya. Same as our Altar of Atia nga, no? So ito na yung bagong design ng Altar of Atia, okay? So now we will proceed to the topic. Sasagutin na natin yung dalawa na yun. But first things first, make sure to go to the description of this video. Ilalagay ko po doon yung link nung land delegation para nga at least makapag-apply kayo so that you'll become a steward. Okay, so yung steward guys, yun yung sinasabi nilang parang scholar nga dito sa Axie Infinity Homeland. Okay, so we go to the land delegation page. Okay guys, so welcome to the land delegation page ni Axie Infinity Homeland. So sasagutin ko na ngayon yung first question. Aftermath TV, makakalaro ba kami kahit wala kaming land? Yes, you can potentially play the game if matatanggap ka as steward or if magmamanage ka nga ng land on behalf of the land owner. So this is how you do it. Once again, go to the description, copy the link, paste it to your browser at make sure meron kayong Ronin wallet or Ronin address kasi nga you need to log in and then ito nga yung makikita nyo, yung pinaka homepage niya. So as you can see here guys, marami ka ditong options, no? Marami kang options dito, you can apply to become a steward. And then, nandito na rin yung pinakahatian niya. So, ituturo ko sa inyo. For example, maghahanap tayo ng isang, let's assume na steward ako and then I'm looking for a land para nga at least malaro ko yung land and at the same time, I'll have the potential to earn. So, maghahanap ako dito guys kung ano ba ang gusto ko, yung mahabaan. Ang first na i-consider mo, ilang number of days mo siya pwedeng i-delegate, ilan yung magiging hatian nyo ng land owner. So, let's say for example, gusto kong maglaro for 14 days. So, eto, pwede kong tignan itong naka-delegate na to. So, meaning, pwede ko siyang i-click. And then, once i-click ko siya, guys, pwede ako dito mag-apply as steward. Pero bago ko i-click yung apply as a steward, you need to see first, ilan ba ang hatian namin? Siyempre, yun yung una yung dapat tanungin. So, for example, 50-50. So, meaning, 50-50 kayo nang makukuha mo nga potential na MAXS. So, ganun ang mangyayari. So, I think itong 50-50 is decent, no? And then, another thing na dapat nyo i-consider, so, babalik tayo dun sa kanina, no? So, tinignan na natin, no? First question, gaano ba kahaba or ilang araw ba pinapadelegate ng land owner to? So, okay na ako sa 14 days just to test it. And then, okay na ako na 50-50 kami. Pero meron ka pang isang dapat i-consider. So, ano ba yon after mag-TV? Kailangan mo rin i-consider, guys, kung ano yung plot. Kasi alam naman natin, the higher the level or tier of the plot, mas malaki yung MAXS na reward. So, ganun siya, guys, no? So, kung itong savanna, ito yung pinakamababa ang yield. Then, yung forest, yun yung mas mataas. And then, we have the Arctic. Then, we have the Mystic. So, syempre, yung mga Mystic and above, even yung mga Genesis, yun yung malalaki talaga yung hatian. So, in this case, guys, savanna yung plot niya. So, hindi ko gusto yun kasi gusto ko at least forest para mas malaki-laki yung daily yield niya ng MAXS. So, ganun talaga, guys. Wala tayong magagawa. The higher the tier plot, mas malaki yung potential reward niya. So, maghahanap tayo ngayon, guys, ng forest. So, in our case, gusto nga natin 14 days. So, tingnan natin to, yung frozen tundra. Ito, Arctic plot. So, this is really good. Ang problema lang dito, 40% sa steward, 60% sa owner. Pero okay na rin yun kasi nga malaki ang reward ng Arctic, diba? So yun yung maganda doon. So 14 days, pasok. Pasok sa preference natin na plot type, which is Arctic.
And at the same time, okay na ako dito sa 40%. So ano ba ang pwede mong gawin, no? You may now apply as a steward. So wala pang guarantee to. Depende pa to kung tatanggapin ka ng owner na to. So what we can do is click apply as steward. Okay, so and then you need to sign in lang sa Runin wallet nyo. Make sure meron kayong pang gas fee. And then, ito na, successfully applied. You have successfully applied to be a steward for this contract. Please wait for the owner to confirm, okay? So ngayon, ihintayin mo if i-approve ka ng owner to become a steward nung land, which is on this case, Arctic nga. So maghihintay ka lang kung matatanggap ka. So yun lang yung pinaka-disadvantage niya kasi I'm sure maraming mag-a-apply. Tapos i-review pa ng owner yan, ito ni contract DELAD8OP6687G. So i-review niya yan, then titingnan niya kung okay ka na na steward. No? So again, walang guarantee ito. No? Walang guarantee ito. So in our case, i-withdraw natin yung application natin. Pwede rin nyo kung let's say may nakita ka mas better na offer. Let's say may nakita ka Arctic, 14 days, tas 50-50. So doon ka na lang. So pwede mo siya i-withdraw. So ganun lang siya kadali, no? So pag winidraw mo yung application mo, no need to sign to your Runin wallet. Basta automatic na yon na mawi-withdraw yung application mo. So ganun lang siya kadali, guys, no? So there are a lot of delegated lands here. So all you have to do is, again, check nyo gano'ng kahaba. Ako, ang suggestion ko, the longer the better. Personally, I'd go for 30 days. Okay, and then personally, I'd go for forest and above. Okay, kung makakuha ka ng mystic, better. And at the same time, personally, at least man lang sana 50-50. Yun yung personal preference ko. Pero syempre, kung for example, eto katulad nito, tatlo yung plots, tapos 50-50, tas 60 days, paldo. Diba? Paldo, ito yung palduan talaga. Ibig sabihin, long term. Kung baga pag nangungupahan ka, long term yung upa mo, which is really good, and magandang hatian niya 50-50. So kudos to this person kung sino man tong nagpapa-delegate na to. And kung ikaw naghahanap ka nga ng opportunity to play as a non-land owner, then this is the way for you to play the game. And again, once again, shout out to this one, no, kung sino man to. I do hope, guys, kung mag-a-apply kayo as steward dito sa owner na to, sana matanggap kayo. So once again, guys, ganun lang siya kadali, and this will give you the opportunity to play the game. And at the same time, enjoy. So, malalaro mo na siya, mag-enjoy ka na, and then you'll even have the opportunity to earn. Okay, so now we go back to the game. Okay guys, so sana natutunan nyo na kung paano ba mag-apply as steward. So, since non-land owner ka, meron ka ng opportunity to play the game by being a steward. So, again, wala kang any risk kasi nga, wala ka naman bibili na land. All you have to do is dapat ma-approve ka lang as a steward. Marami kang magiging kalaban, kapatid, pero malay mo naman, mabigyan ka ng opportunity. Make sure, pag nabigyan ka ng opportunity, galingan mo, sipagan mo para at least kung i-extend pa nung land owner yung pag-delegate niya ng land, and then ikaw pa rin yung pipiliin niya. Syempre, kung let's say hindi mo gagalingan at medyo tatamad-tamad ka maglaro, eh syempre maghahanap na ibang steward yung land owner. So ganun lang naman kasimple yon. Like in the real world, if you have a job, kahit paminsan parang pagod ka na, pero you still need to push yourself. Kailangan sipagan mo pa rin kasi ang magbe-benefit naman doon, ikaw rin as a person, and at the same time yung family mo rin, diba? So ganun lang dito. If you want the opportunity to earn kahit papano, hindi man siguro ganong kalaki, side hustle, then kailangan sipagan mo, and at the same time, choose mo na yung long term na parang at least mas matagal mo malaro itong game na to. No? So welcome to my savanna, and I do hope you love this video. Make sure to pump the like so para malaman ko na gusto nyo ng mga Axie Infinity Homeland content. Kasi nga kung gusto nyo, marami tayong guides na gagawin. Especially dun sa mga steward para alam nyo yung gagawin nyo at mapili ulit kayo if ever mag-end na nga yung contract nyo. Syempre, kailangan gumaling din guys sa game na to, maintindihan nyo siya para nga at least if you apply, ikaw yung preferred na steward ng landowners nga, no? Okay? So, once again guys, don't forget to subscribe to aftermathtv for more Axie Infinity Homeland contents. Pump the like and see you all on the next video. Bye-bye!